Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Alam nyo po ba mga bossing ko ang mainam na ilalagay po natin sa ating pong main door na halaman upang sa ganon ay mawala or kaya ay masolusyonan kaagad ang problema natin tungkol sa pera, may magulong pamilya, kayo po ay lagi na lamang minamalas. At pwede rin po yung dahon po nito ay ilagay natin sa ilalim ng ating unan para po tayo ay kapitan ng swerte, para po kung ano man yung mga nangyayari po sa atin, instead na kamalasan ang mapa sa atin, ay marireverse po ito. Ang kamalasan ay magiging swerte. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Pamamaraan mga bossing ko para po mabago ang takbo na ating pamumuhay. Kung kaya't walang dahilan para kayo ay mamublema ng matagal sa mga problema niyong pinagdadaanan or kaya po kayo po'y panghinaan ng loob. Marami po tayong pwedeng gawin upang sa ganon ay makatulong ito para instead na tayo po ay lagi na lamang salat-salat ng bagay, marireverse po ito. Basta kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala sa inyo pong ginagawa. At syempre, ang numero uno ay mas kailangan natin kumapit sa mahal na Panginoon kung kayo po ay sobra-sobra ang mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Kailangan lamang po natin ng, kumbaga dagdagan ng pagkakaroon ng determinado na mababago ang takbo na ating pamumuhay. Lagi nyo po itong sasabihan at iyan po ay magaganap. Ngayon po mga bossing ay ano po ba itong aking binabanggit na halaman na ito? Ngayon, ang halaman na ito ay ang rosemary. Ang rosemary po ay parang kagaya rin po yun ng dahon ng laurel na ang dulot po nito ay talaga namang, sobrang mabisang protection po ang dahon ng laurel mga bossing. Hindi lamang po ito tungkol sa pera, ito po yung mabisang protection. Kung may mga darating sa inyong kamalasan, maaaring dito pa lamang ay maharangan niya na ang lahat ng kamalasan na maaaring pumasok sa loob ng inyong tahanan na siya nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon lagi ng mga pag-aaway-away na nagaganap. Kaya kailangan natin ng rosemary sa ating pong main door. At ito po ay pang-akit din ng swerte, lalo-lalo na kung ikaw ay nalubog na sa mga pagkakautang at lagi na lamang namumblema tungkol sa pera. Kailangan po natin ng rosemary. Ang rosemary po ay nabibili po yan sa halamanan, sa lugar po ninyo. Murang halaga lamang po yan. Meron din po ang nabibili sa may Lazada or kaya po sa Shopee is i-research nyo lamang. Pero ko po ang in-order ko sa Lazada at sa Shopee yung pong isang parang 500 grams na rosemary. Ayan, kasi yung mismong dahon na, kasi meron na po akong halaman dito. Yung mismong dahon na lamang. Pero marami po rin ito sa supermarket. Yan po ay kabango-bango. Kung maamoy nyo po yan ay parang masyadong masangsang. Lalo-lalo na kung pinatuyo na po ito na nakalagay sa plastic or garapon. Napakabango po nito ng rosemary. Yung aroma po nito ay makakatulong po sa atin para kapitan tayo na swerte. At yung amoy po yan ay mabisang protection at nagtataboy po yan ng kamalasan. Yung malas, ayaw po ng amoy po ng rosemary, yung mga herbal na mga masasangsang ang amoy, ayaw po nila yan. Kaya kung halimbawang kayo po ay nag-aalinlangan, ay baka ito ay may alam sa ganito, negatibo to, baka ito ay ganito. Kung ano po yung mga naisip nyo, ay, alam nyo po ba ang mga negatibo ay hindi po gumagamit ng mga ganyan. Dahil takot po kasi dyan yung mga negative, yung mga malas, yung mga bad spirit, takot po sa mga herbal na kababango. Kaya imposible po yung mga halimbawa sabi niya, ay makukulam yan, ay ganito yan, ganito. Negative yan, yan ay kaliwa ang ginagamit yan. Ay sa kaliwa po, hindi po yan mga herbal na kababango ang ginagamit. Iba po mga ginagamit po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing ay para hindi tayo kapitan ng mga negatibo habang tayo natutulog. Dahil sinasabi nila na once na wala kang mga gantong proteksyon at may nainggit sa inyo, may gumawa ng masama sa inyo, mabilis po itong tatalab dahil po, kumbagay, ang diwa mo ay nagpapahinga, wala kang proteksyon, mabilis siyang kakapit kasi mahina po yung kumbagay yung katawan ninyo. Kaya mabilis nakapit yung mga negative, yung mga palipadhangin, kulam, yung mga ganon. Kaya kailangan meron tayong ganito, mabisang proteksyon. Ngayon po mga bossing, kung halimbawang kayo po ay kumbagay napakarami mga pagkakautang, ang gawin nyo lamang mga bossing, Tuesday or Friday, sulat nyo sa isang papel kung kani-kanino kayo may mga pagkakautang. Pagkatapos, maglagay kayo ng kahit konting rosemary.
idarang nyo ito sa apoy or magbukas kayo ng kandila, sunugin nyo po ito. Ito po yung isa sa mga mabibisang pamamaraan para makabayad kayo sa lahat-lahat ng inyong mga pagkakautang. Yan po mga bossing ko ang kapangyarihan ng rosemary na huwag na huwag magpapawala po sa loob ng inyong tahanan. Ang halaman po nito ay kung maliit, mas mainam yung maliit tapos itanim nyo na lang to sa malaking paso. Yung kayo po mismo ang magpapalaki ng rosemary, mas maganda po sa pakiramdam po yan. Ako po bumili po nga 80 pesos, pero meron din po 50 pesos na rosemary na halaman. Nahuli lang ako, hindi ko kagad siya nakita. May 50, 80 at saka 150, 200, depende sa laki po ng rosemary. Ngayon po mga bossing ay huwag na huwag po kayong magpapawala ng ganitong halaman sa loob ng inyong tahanan or kaya po sa may main door ninyo or kaya sa harapan ng inyong tahanan. Ito po yung isa sa mga mabibisang pamamaraan para po magtagumpay tayo sa ating buhay, mawala ang mga kamalasan at kayo po instead na lagi minamalas, kapitan po kayo ng swerte at malayo kayo sa mga inggiter at inggitera, sa mga taong mga negatibo na maaaring mag-isip sa inyo ng masama. Kayo po ay maliligtas kasi ito po yung mabisang proteksyon. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!